Oras po mga kaibigan, natin sa atin ng Lazada at Shopee sa pamamagitan po ng Involve Asia. Eksakto pong alas 9 ng gabi. Magandang gabi po sa lahat. Buenas tardes a todos. Minasan kumbawa. Good evening to all. Welcome sa programang GMC Cafe, kung saan po pinag-uusapan po ang ating espiritual na buhay. Binabati ko po ang lahat po ng ating mga taga-subaybay sa Villa del Puso, sa Batch 87 po ng Davao City High School, sa The Fraternal Order of Eagle, Philippine Eagle po, at sa Villa del Puso or sa New Creation Church na ating mga kasama, mga ka-associate pastors po natin dyan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hindi lamang dito sa Pilipinas, maging pa sa ibang bansa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome sa ating programa. Sa loob po ng 30 minuto ay pag-usapan po natin ang mga bagay-bagay na napakalaki po ang kinalaman sa ating mga buhay. At sa gabing ito po, mga kaibigan, babawi po ako kasi Wednesday, Thursday, Friday, wala po tayong programa. Pumunta po tayo ng Jose Abad Santos, Kaburan, at medyo namamalat pa rin yung ating boses. Bagat kaya na po nating magsalita. So, binabati ko din ang ating mga kasamahan, no? Kasamahan natin dito sa Ruiz Village, yung mga kaano natin, mga friends natin, Barangay San Antonio, Barangay Duterte, Aquino, Ubalde. Magandang gabi po, welcome po sa ating programa. Ang pag-uusapan po natin, mga kaibigan, sa gabing ito ay common po na nangyayari sa panahong ito. Marami na pong mga taong nag-suicide. Marami na pong taong hindi mo na alam kung nasaan na sila ngayon, nagtatago dahil po sa epekto po ng nitong pandemyang ito. Bagamat related lang po ang pag-uusapan natin sa gabing ito, ito po ay pinamagatan kong God's words is alive. It will make you powerful. Kapag ka sinabi ko pong powerful, hindi po yung makikita po nating may lalabas na kuryente gaya po na makikita natin sa movie. This powerful, ang dami pong ibig sabihin po nito. Disclaimer po, ito pong power na ito ay ibang klaseng power. Hindi lamang po power na makikita mo parang kidlat. Itong power na ito ay, katulad ng sinabi ko noon, ito pong power na ito, yun po ang naghumati sa dagat po ng Red Sea. Ito po yung bumuhay kay Lazarus. Itong power na ito po ay siya pong nagpakain sa ilang libong mga tagasunod po ng ating Panginoong Hesus. Ulitin ko po, God's words is alive. Buhay po ito. Active. It will make you powerful. Okay. Sa mga araw po na ito, these days, ito mga panahong ganito na medyo nag-uumpisa ng bumangon ang mga tao, bagamat marami po talaga ang nalulumo o marami po talaga ang nanghihina. Dahil po sa pang-araw-araw po na ating nakikita at ating naririnig po sa mga telebisyon, sa mga radyo, eto pong internet dito sa Facebook, sa mga TikTok, sa mga ano pa ba mga apps meron ang internet. Etong mga balitang ito po, kung paano po nila ibinabalita ang mga bagay na to, ay malaki po ang apekto nito sa buhay natin. How the news changes the way we think and behave. Ito po ay base sa pagsasaliksik po ni Zaria Gorbeth noong 13th po ng May 2020. Yun po ang reference natin na kung bakit etong mga balitang ito po ay nagbibigay daan na kung paano po tayo mag-isip at kung paano po tayo kumilos, mag-behave. The latest research po suggests that the news can shape us in surprising way. Etong mga balita po dong ito ay nagsasuggest, nagpapahiwatig or nagbibigay po ng mga suggestion that the news can shape
us in surprising way. Kaya nga nasabi ko kanina, in a surprising way, marami po ang nagbibigti, nag-suicide. Dahil po dito, marami na po mga taong nagtatago dahil po dito. Okay. Galing po sa ating perception, sa ating pag-isip, sa pagkakaalam, dito sa mga risk, dito sa mga banta, doon sa ating, nasa ating pag-iisip o nasa ating mga dreams, nasa ating mga panaginip, hanggang sa magkakaroon po ng chances itong mga taong ito to have this heart attack. Ang dami pong namamatay. Ang dami po talagang namamatay. Yung iba declared, excuse me, yung iba po declared COVID. Yung iba naman ay buti na lang hindi declared COVID. Anxiety, stress, ang dami po talaga, heart attack. Ang dami po. Hindi po ito biro, mga kaibigan. Hindi po ito biro, mga kapatid. Ito po ay seryosong usapin para sa ating mga tao dito po sa balat ng lupa. Halimbawa na lang din po. Disclaimer po, ito pong ihahalimbawa ko ay hindi po ito ibig sabihin na ako po ay pumapabor doon sa kabila, ako po ay hindi asangayin dito sa kabila. Ito po yung base sa aking napag-alaman sa mga naririnig ko rin, sa mga research ko rin. Etong mga balitang ito ay papano binago ang buhay ng mga tao. Halimbawa, papano ginawa ng Philippine networks sa pamamagitan ng mga balita na sinira ang imahe po ng mga Marcos sa panahon ng kanyang pag-regime, sa panahon ng kanyang pagmamando po dito sa Pilipinas. Hindi ko po sinabing napakabait po nila. Meron naman din nakikita nating mga ano. But may mga bagay-bagay po na katotohanan na hindi po pinapakita ng mga media noon. Ang pinapakita po nila ay ang kasamaan po ng isang pangulo, ng late president, former president Marcos. Sampo lang po 'yon, halimbawa lang po 'yon. Nang unti-unti nang makita ng tao ang katotohanan, lumalabas ang katotohanan, nag-iba po ang perspective ng mga tao sa mga Marcoses. Ganito po ang sa panahon natin ngayon. Kung paano po irepresenta or pinapakita ng mga media yung kahirapan sa buhay ngayon. Kung ano po ang pinapakita ng media, ayan po nalalagay sa isip ng mga tao at makukondisyon po ang isipan ng mga tao. Now, papayag tayo sa hindi, dumaan talaga ang pandemic, hindi pa naman din po tapos, bagaman nag-uumpisa ng mag-recover ang mga tao. Pero ito po, kung ayaw mo pong maapektuhan, kung ayaw niyo pong mapasali doon sa mga naghihirap, kung ayaw niyo pong mapasali doon sa mga taong nahihirapan na talaga sa buhay, financially, emotionally, physically, socially, ito po, pag-usapan natin sa gabing ito. That God's Word is alive, it will make you powerful. Powerful in a sense na hindi ka pwedeng tatablan ng mga bagay na ito dahil po sa salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Gusto mong maging malakas ang katawan, pangangatawan? Gusto magiging smooth ang pag-iisip mo, sound mind? Dapat po ay punuin natin ang ating pag-iisip. Ito pong utak na to dapat punuin po natin ng mga magagandang bagay. Sa balat na lupa, dito po sa mundo natin, ang daming pong magagandang bagay sa panahon ngayon ang hindi nakikita ng mga tao. Ang pawang nakikita po nila ay ang mga bagay po na masasama at hindi maganda. Shout out kay Sir Alan Huevos. Magandang gabi, Sir Alan. Magandang gabi sa iyo. Kumusta? At parang humupa na yata ang tubig, no? May baha yata sa kanila, Sir Alan. Magandang gabi. Shout out sa inyo dyan, Sir Alan. Magandang gabi sa inyong lahat. Okay.
kung gusto natin na magiging healthy ang pangangatawa natin, magiging maayos yung buhay natin, sa panahon po ng pandemya, punuin po natin na magagandang bagay ang ating isipan. Nang sa gayon ay gaganda po ang takbo ng ating buhay. Example ko lang talaga, example. Kapag ka sinabi mo, kapag ka may nararamdaman ka sa katawan at sinabi mo, nako, parang nanlalamig ako, baka lalagnatin ako, maya-maya po'y lalagnatin ka. Bakit po? Tinatanggap mo po yung nararamdaman mo sa labas, pinapasok mo po yun sa system mo, at yung system mo po ay sasang-ayon po sa sinabi mo. Medically proven po yan. May mga explanation po dyan ang mga medical practitioner, that kung ano po yung iniisip ng tao ay talagang magiging ano po yan, mangyayari po talaga. Katulad po ng sinabi po ng banal na aklat, that what a man thinks, so is he. Kung ano po raw yung iniisip ng tao ay magiging siya rin talaga. Yes, sometimes the advice from, yung mga advice po, yung mga bigay pong mga aral po ng mga eksperto, yung mga motivational speakers, yung mga magagaling po mag-motivate ng tao, sang-ayon po ako na makapagbigay po yon ng relief. Pero sasabihin ko rin po na hindi po pangmatagalan yan. It is only temporal. Temporary lang po yan. Hindi po natin kayang ang tao mismo ay hindi po kaya ng tao mismo na tapatan yung kayang gawin ng Panginoon sa kaya niyang gawin. Last topic natin, yung Father Beto Evolution, Charles Darwin ba yun? O si Aristotle ba yun? Na isang, yung anak niya, sinulatan niya, at sinabi niyang may power, may kapangyarihan na hindi inilabas o hindi pinag-uusapan ng siyensya. Ito po ang power ng love. Ganito po ang power ng Panginoon. Napaka makapangyarihan po. Seriously, limited tayo. Limited ang tao. Well, in due respect, kasi pinag-aaralan po nila yan. In due respect, pinag-aaralan po nila yan. Nag-aaral talaga sila kung paano ika-counsel yung tao. Yes, tama po yun. Ako nga rin nakikinig ako ng mga motivational speakers, yung mga counselors ng, yung mga ganun. But then, kung i-compare mo talaga sa salita ng Diyos, napakalayo po ng pag-iisip ng tao sa pag-iisip ng Diyos. Limitado po talaga ang tao kahit na siya po ay eksperto sa kanyang larangan. Tao rin po siya na marupok. Tao rin po siya na weak. If something na kulang sa kanya ay di po niya kayang ibigay, kaya nga, ang tao, paano niya maibigay sa kanyang kapwa, tao, kung hindi niya kaya rin kanyang sarili? Kung yun ding wala sa kanya, ay hindi niya kayang ibigay yung wala sa kanya. Klaruhin po natin. The Bible really says, in 1 Corinthians 3.19, 1 Corinthians 3.19, for the wisdom of this world, tayo yan, itong mundo na to, yung gumagawa ng mga rockets, yung gumagawa ng magagandang mechanical, yung mga electronics, yes, that is the wisdom of this world. Ito daw, wisdom of this world is foolishness in God's sight. Bakit kaya sinabi ng Panginoon na foolishness sa kanyang pananaw? Na kung titignan naman natin, katulad nitong Facebook, na kapag live po tayo at nakikinabangan po natin, bakit niya nasabi ito? Bakit kaya niya nasabi? As it is written, ito po yung nakasulat, he catches the wise in their craftiness. Mahuhuli po ng Panginoon itong mga matatalino sa kanilang mga pinaggagawa. Ilang beses bang nagkaroon po ng dry run ba or itong attempt na makapunta po sa Mars, sa Moon,
ilang beses po ba? Not once, not twice, but many times. Gumagastos ang tao para puntahan. Remember, God is the owner of the universe. Kaya nga siguro inisip ko, in my own perspective, siguro kapag nakita ng Diyos na ito na naman yung tao nagpapalipad ng racket para ma-discover ang isang lugar, siguro ang Panginoon ay natatawa. Sabi, ito talaga mga tao. Kung mag-ano lang kayo, kung ibibigay, just leave it to me. Ako magpapatakbo sa mga buhay ninyo. Hindi nyo na kailangan yan. O nga naman, hindi pa nangyari, pero klarong-klaro that one of these days, yung mga nananampalataya sa Panginoong Jesucristo ay kukunin, caught up, snatched from the earth to the clouds. Walang gamit po yan. Walang metal, walang gas, walang oxygen. Paano kaya yon? Well, we cannot question how God operates or how God makes it. Paano niya gagawin ito? Ang importante po ay mangyayari talaga. God's word is essential to human life because that is our design to rely on God. Papayag ka't sa hindi, kapatid, kailangan mo ang salita ng Diyos. Bakit mo kailangan ang salita ng Diyos? Kasi tayo po ay nakadesign to rely on our Creator. Great example. Bakit sinasabi ng Mercedes-Benz o Rolls-Royce na itong aming makinang ginagawa ay hindi pwedeng kumpunihin ng hindi Rolls-Royce accredited mechanics? Because kapag ka ginalaw ng iba yan, maging iba na rin ang takbo niyan, maging iba na rin ang operation ano niyan. So mag-iiba siya. Kasi mayroon silang mga pamantayan. Katulad din ng Panginoon. Sa buhay ng tao, alam ng Diyos kung sino ka, kung ano ka, at ano ang nasa sa isip mo ngayon. In Matthew 4 verse 4, Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every words and every word that comes from the mouth of God." Now, remember, John 1:1, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh and dwelt among us." So, but on every word that comes out from the mouth of God. Ano bang sinasabi ng Diyos? Kaya nga sinasabi dito that the Word of God is powerful. Mababasa po natin yan. Powerful po ang salita ng Diyos. Napakagandang mensahe. But by every word that proceeds from the mouth of God, nalalabas po sa bibig ng Diyos. So, kung tayo po ay tao, meron po tayong creator. Kung itong computer na ito ay Dell, itong nakaharap ko ngayon na monitor ay Dell, ang gumawa po itong company ay Dell. Hindi po ba? Or anong company ba ito? Meron po itong manufacturer. Now, nakadesign po yan, saka alam po nila yun kung paano mag-operate, paano ito o-operate, hanggang kailan ito masisira, hanggang kailan ang buhay po nito. Alam po ng manufacturer yon. Katulad din ng Panginoon, alam ng Panginoon kung anong nasa sa isip mo. Alam ng Panginoon yung pangarap mo sa buhay. Alam ng Panginoon kung ano yung desire mo. Alam ng Panginoon kung hanggang saan ka lang din o ano lang yung kaya mo gawin sa buhay mo. In Hebrews 4 verse 12, "For the word of God is alive and active." Napakabuhay po, buhay na buhay po ang salita ng Diyos. "It is sharper than any double-edged sword." Double blades, mas matalim pa sa double-edged sword. "It penetrates," tatagos po to, "even to dividing soul and spirit."
Spirit. Kapag kasalita po ng Diyos, ang power po, salita ng Diyos ay dumating sa buhay ng tao, sa puso ng tao, kaya pala bumabago ang buhay ng tao. Penetrates, tatagos po siya, dividing souls and spirit. Talagang i-divide niya yon, hihiwalayin niya. Hihiwalayin niya yun. Joints and marrows. Ito itong joints natin, ang mga marrows, tatagos na tatagos doon. It judges or it judges the thoughts and attitudes of our hearts. Ito pong salita ng Diyos ang siyang huhusga sa mga pinag-iisip po or sa mga nasa sa puso po ng ating puso. Nasa sa loob po ng ating puso. Itong damdamin pong ito, tatagos po yung salita ng Diyan. Kaya pala, you know, may mga prison, alam niyo yung Munting Lupa, penal colony, na kapag ka nakakarinig ng salita ng Diyos yung iba doon, tumatanggap sa salita ng Diyos, ang bilis po makarecover. Ang bilis po makarecover at makakalabas ka agad. Bakit po? Nakikita po sa buhay ng mga taong ito ang pagbabago at intimang pagbabago po dahil po sa salita ng Diyos. Purihin ang ating Panginoong Hesus sa kanyang kadakilaan. It is active, alive, buhay na buhay po ito. Kaya nga pala, minsan, kapag kamalungkot ang tao, gusto niya makarinig ng mga magagana salita ng Diyos para magiging alive siya. Totoo rin naman talaga. In Luke 8 verse 18, therefore, consider carefully how you listen. Well, kung sa Bisaya, busa. Therefore, consider carefully. Bantayan po natin ng maigi. How you listen. Paano mo pinakikinggan ang mga balita, ang mga issue sa Facebook, ang mga issue po, ang mga nakikita niyo po o naririnig niyo sa TV o sa radio at sa TV. Whoever has will be given more. Kung sino yung meron na, mabibigyan pa ng marami. Whoever does not have, even that they think they have, will be taken from them. Kapag ka hindi po tayo nakikinig, katulad po ng, bakit daw yung mga mayayaman ay mas lalong yumayaman? Kasi po ang thinking ng mga mayayaman, ay mayaman kami. Kahit na wala silang pera sa bulsa, alam nila na marami silang pera. Ganun po. So, yayaman at yayaman ito. Ito namang naghihirap, bakit naghihirap ang tao? Kasi yung way of thinking nila ay, ganito lang ako, ay hindi ko kaya yan, ay wala ako nito, puro ganyan yun. Kaya wala. Kaya unti-unting nawawala even yung sa kanila po. Whoever does not have, even that they think they have, will be taken from them. Kaya naghihirap ang tao. Bakit po? Dahil iniisip po ng tao na walang-wala talaga siya. Dahil iniisip po ng tao na nakakaawa po siya. Dahil iniisip po ng tao na wala na siyang pag-asa sa buhay. Kapatid, ang Panginoon ang siyang nagsabi that there is power. The Word of God is alive and active. Kung ano po ang sinasabi nito, should be happen sa buhay po natin and to our lives. Dapat po talaga ay mangyari po sa buhay natin. Kung sinabi ng Panginoon, I have come to give you life and have it more abundantly. Magiging matiwasay, maariwalas po ang buhay, i-improve po ang buhay, aasenso ka sa buhay, tanggapin mo yan. Dahil yan po ang purpose kung bakit tayo nandito sa lupa. Philippians 4 verse 8. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Wow! Hindi sinabi nitong ano po yung problema, ano po yung kawalan sa buhay, ano po yung kahirapan sa buhay, yun po ang isipin natin, hindi po.
Philippians 4 verse 8, sabi po dito, finally, brothers and sisters, ibig sabihin, nangaral na to si ano, Pablo, eh, nangaral na siya sa mga Philippians. Whatever is true, kung ano lang yung katotohanan, ano bang katotohanan? That Jesus Christ died for us so that we, our lives, will be improved or will improve, aasenso po ang buhay natin. Hindi lang po langit ang ano eh, hindi lang po langit ang purpose ng Panginoon, bakit po siya nagpakamatay. Gusto po niyang habang nandito pa tayo sa lupa, ay ma-enjoy po natin yung kanyang effort na pagpakamatay. Whatever is true, whatever is noble, whatever is right, ano po yung tama? Yun talagang tama. Naisipin natin ang mga bagay-bagay na mabuting bagay. Whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Yun po ang isipin natin, mga kapatid. Kapag kawala ka ngayon, sabihin mo, sige, may darating sa buhay natin. Kasi yun ang pangako ng Panginoon. Pag wala pa bukas, you pray, Lord, kailangan namin ito. Sinabi mo sa salita mo, whatever is pure, whatever is noble, yun po ang iisipin namin. We start thinking of things na aasenso ka sa buhay. Baguhin natin ang ating mga perspective sa buhay. Kaya nga, ako ngayon so far, I've been doing good sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Diyos. Ang daming mga opportunities talaga dumarating. At yung window wifi na negosyo ay palaki ng palaki. Ang daming gustong mag-engage sa business. Ganun po siya. Whatever is true, noble, right, and pure, or lovely, eh, hindi natin, huwag natin isipin, kapatid, na nakakaawa tayo kasi matagal nang naawa sa atin ang Panginoong Hesus. Nagpakamatay na nga siya. Shout out kay Beethoven, Katso, kumusta? Shout out sa inyo dyan. Okay. Last verse, John 10 verse 27, sabi ng Panginoon, kung ano yung madidinig mo, dapat maganda lang. Dapat good report. Sabi niya, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Tayo po ay mga tupa ng Panginoon. Maririnig po natin siya. Kilala po niya tayo. At kung ikaw ay anak ng Diyos, follow what God's plan for you. What is the plan of God for you? Katapusan, paano natin ito gawin? Kapatid, piliin mo yung mga taong kausap mo. Piliin mo yung mga balitang pinapakinggan mo at pinapanood mo. Focus on God's words. Eh, yung sinabi niya, sinabi ba yan sa Bible? Wala tayong knowledge sa Bible because hindi natin nababasa. Kaya nga, ang dami kong verse na binibigay dito para pwede po nating ma-review. Number two, anong dapat gawin? Allow God's words to fill your mind. Allow God's words. Sige, magbasa ka ng magbasa yung mga verses na binigay ko. Basahin natin, i-review po natin. Surely, it will bring you to live in life powerfully. Yan po ang sinabi ng Diyos. Amang nasa langit, si Jesus Christ ipinadala niya dito sa mundo upang talunin lahat ng mga hindi magaganda sa buhay at ibinigay sa atin yung mga magagandang dapat mangyayari sa ating mga buhay. Wala na po tayong oras. Salamat po sa gabing ito. Ako inyong sinamahan sa loob ng 30 minuto. Kumusta na yung mga nandyan lang na hindi nagpa-pop up? Salamat sa inyong pagsama sa programang GMC Cafe. Dito po ay pinag-uusapan natin ang ating espiritual na buhay. Salamat Sir Alan, at Sir Alan is also doing things. Maganda yung mga ministry niya, yung mga bata. Nakaka-challenge nga sa mga bata, no? Okay. Ang ginawa natin doon sa Kaburan ay nagturo tayo ng mga young people. Hindi ko pwedeng i-publish eh, kasi baka masira sila doon. Although we have these protocols, but ang dami kasi namin. So, nag-request yung host doon na baka mapatawag sila. Wag lang daw po i-Facebook.
Christy, babaw, matanod. Yes, ma'am, Christy, kumusta? Hindi na kami naka-drop by sa inyo kasi si ma'am Christy po ay matanod. Ay taga, ano, Kaburan Small po yata, no? Sila po yung, ano, host natin doon. Siya po yung doon kami kumain sa kanila. Kumusta kay Sir Ronel? I know he's getting well na. Ano na po siya. So mga kaibigan, salamat. At sa loob po ng 30 minuto, alam ko pong kulang pero kailangan po natin bawasan ang oras para po maintindihan natin. Direkta po yung pinag-uusapan natin. Ito po ang inyong lingkod sa programang GMC Cafe, Gilbert Lopez Martia Cazzo. Nagsasabing, ang Panginoon po ay mahal tayong lahat. Magandang gabi. Shalom.